purpose plane to visit Israel, to discover Israel, so get a plane ticket. So guys, ito yung card at ito yung card. Actually, nadoble siya guys kasi hindi mo na alam yung nakasi sa amin na kailangan namin ng card na pwedeng ilibot sa Israel. Guys, with this one guys, malilibot mo na Israel yung cheaper price. So going to Tel Aviv guys, you need to go to the platform 2. Yan. So, we have this one, so I guess we're gonna use this card first. And then for the bus this one. So kinuha ko card is for a day. So it costs us 18 plus 5 for the train of 9:26 to Jerusalem Pesachim Bone and will depart from platform 1. Please remain behind the yellow line. So guys, kami sa Hashalom train station. And then unfortunately, sabi nila may internet daw kahit saan. Huwag kayong maniwala. Pupunta kami dito sa mall para lang mag-internet. We'll do our best guys. Punta din sa pupuntahan naming location. So guys, dito kami ngayon sa mall. Yun, kakain ng saglit. And then, kailangan talaga ng internet kasi iba-iba yung tinuro nilang saan yung bus station. Bus yun yung pinaka-convenient dito guys. So yeah. Tingnan natin mall nila. Okay kayo! So guys, dito kami ngayon sa Israeli mall. Sa food court nila, kain na kami sa road. Dito kami sa ano. Yan. In English, it's Pecansin Walk. Wow. Yeah. Ang dami nilang food guys. So guys, ito yung magandang bridge nila. Wow! Ayan, mababa kami. Pasakay kami ng insider bus 65 or 160 na dadaan doon sa hotel namin. Wow! Ayan guys, mas convenient yung bus. Pinili namin lunch, plus 69 pera dito. But it's a bit bland yung taste. Good for one person na yung 69. Isipin nyo guys, Israel is one of the most expensive city in the world. So guys, dito ako ngayon sa labas na. Ito yung mall. Wow! And dito yung bus stop. So yun, doon ako, dyan ako sasakay. Dyan kami sasakay ng bus. Go to the hotel. Wow! And I think nandito na yung bus. Puta brad, ganun ka kayaman! Bus 160. Sana tama to. Sana alam namin kung gawin. Parking guys, nasa gutter. גן הזיכרון, קץ נלסון. קבלה is reception. Okay, now we're in reception board for the reception board. Ramada Hotel. So, this is the restaurant. Yeah, and the place. It's nice. Wow! Coffee shop as well, yeah. Reception. We are, I guess, I'm not sure if we are in the heart of the city. Wow! This is busy street. Yes. Accessible to all. Wow! So, yun.
is the coffee shop. So, and guys, we're checking in and we'll see the room here in Ramada, Israel. You do not know the liar is my pig. So guys, ito na. Win half of the words, your earnings. Ramada. Kumpa Alba and Halal, fourth floor, management. Okay, so this is our view. Wow! Yeah, it's just ano lang, typical na old house. Kung sinasabi nilang medyo maganda ng Tel Aviv, eh paano na kaya ang old city na Jerusalem? So yun, yun yung view ng room namin dito sa 13th floor. And unfortunately guys, huwag kayong maghahanap ng bidet. Walang bidet sa Ramada Hotel. Maybe sa lahat ng hotel dito. Baka. So yun po ano, guys, lalakad ulit kami dito sa, dito malapit lang sa, ano namin, sa hotel. And guys, if ever napupunta ka dito guys, mag-aaral kayo ng Hebrew kasi bihira lang ang English dito. Itingnan mo siya guys, ano siya, tawag nito? Lumang-luma yung lugar nila. Parang nagsimula pala sila ang pag-develop. At yung ibang lumang building, dinidevelop nila. Kasi siguro, nag-open sila for tourist. Ayun. So, ang liliit ng daan. So, yun. And guys, alam ko bakit ang tao dito ay mayayaman. Kasi, hindi sila magsusurvive kung hindi sila mayaman. Ang mahal ng bilihin. By the way, for those who are taking NCLEX aiming for American dream, this is the this is the tower 2, and this is the tower 1. So I'm just standing right behind it. So kung gusto niyo mag-take ng NCLEX, guys, better you should try Israel. Oh my God!